What's up mga kanoong? Welcome back to my YouTube channel, Liz Rems. Hello guys! Ayan. So for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba ako nakapag-gain ng 1,000 subscriber in just 1 month. Yay! Ayan. So ibabahagi ko dito sa video na to kung ano yung mga techniques or yung mga ginawa kong discarte para makakuha ng 1,000 subscriber. So if you're interested, so please watch this video until end and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko and subscribe button naman kung hindi ka pa nakasubscribe, okay? So, please watch this. What's up mga kanoong? Welcome back! Ayan. So, alam ko, excited na kayo malaman kung ano nga ba yung mga techniques and discarding ginawa ko para makaabot ako sa 1,000 subscriber in just 1 month. Ito, sabihin ko na. So, unang-una ko pong ginawa ay sinet ko muna sa mind ko na maging isang positibo pagdating sa pag-vlog. Dahil one of the requirements kasi talaga ni YouTube is yung makapag-earn tayo ng 1,000 subscriber and then 4,000 public watch hours. Na kung talagang pag-iisipin mo yon na bilang isang small YouTuber ay may stress ka dahil saan mo talaga kukunin yung 1,000 na yun? Lalo na kung baguhan ka pa lang at wala ka naman talagang kilala sa YouTube. So, mas maganda, i-motivate mo yung sarili mo na kaya mo pang higitan to and then iset mo sa goal mo na kayang-kaya mong makuha ito. Okay? Kasi kung una-una pa lang, kung hindi mo motivate yung sarili mo or idadown mo siya, ay talagang tatama rin ka. Okay? So, I suggest na maging positibo tayo sa lahat na gagawin natin pagdating sa vlog. Okay? So, next thing pong ginawa ko ay naging consistent po ako sa pag-upload ng aking mga videos. Dahil, noon kasi kontento na ako makapag-upload ako ng isa or dalawang videos lang, which is hindi pala tama yon. Dahil, si mismo YouTube kasi ay ini-evaluate niya or tinitingnan niya kung active ka ba sa pag-upload ng mga videos. Kasi kung active ka sa pag-upload ng mga videos mo, kung madami kang videos na ina-upload halos every day or every other day, is yung mismo YouTube yung magre-recommend sa ating mga viewers or sa ating mga new subscribers na panoorin yung mga videos mo. And then, mabilis kang mamonetize dahil nga active ka sa pag-upload ng mga videos mo. Okay? So, pagdating din naman po sa ating mga video, is kailangan makapagbigay tayo or makahain tayo ng quality content sa ating mga viewers. Anong ibig sabihin nun? Sa sobrang dami kasi ngayon mga YouTubers din, is halos nagkakapare-pareho na tayo ng ating mga content. So, mas maganda po na bigyan natin ng konting twist or mag-experiment tayo sa ating mga videos. Okay? So, para kasi at least kahit papano makita yun ng ating mga viewers natin or subscribers natin na kahit napanood na nila yun sa ibang mga YouTubers, at least pag nalaman nilang may twist yun is interesado lang panoorin yung in-upload natin. Okay? So, pagdating din naman po sa ating mga vlogs, so, mas maganda is consistent din po tayo sa kung anong gusto nating ibigay na content sa kanila. Halimbawa, kung saan yung pinakamadaming views and likes and suggestions or mga reactions natin is doon na tayo or yun na yung pagtuunan natin ng pansin. Halimbawa, tutorial, DIYs, doon tayo nakapagpaboom ng ating mga views is doon na tayo mag-focus. Ano? So, for example, sa akin, sa mukbang kasi, eh, sobrang nag-boom yung aking mga subscribers and then sobrang daming views. So, doon ngayon ako nagpo-focus. Yun yung ini-enhance ko pa and then ipinapa-level up ko pa para mas maraming manood pa at mag-subscribe sa akin. Okay? Yun. So, isa pa rin pong nakapagpadami ng aking mga subscribers and then mga viewers ay yung aking thumbnail. Ayun. So, dati kasi is wala akong thumbnail pag nag-upload ako ng videos ko. Kaya medyo hindi maganda yung mga makikita ng mga viewers ko. Dahil po kasi ang thumbnail is yan po yung unang-unang makikita ng ating mga YouTube friends and subscribers sa YouTube. Diba? So, pag nakita na yung thumbnails mo na, wow, ang ganda ng thumbnails ito, ipapanoorin nila yung videos mo. Dahil thumbnail pa lang kasi is naakit na sila, okay? So, hindi ko rin naman masabi na maganda yung thumbnails ko, pero at least nag-level up siya. So, napakadami rin naman kasi mga application na pwede natin gamitin sa paggawa ng ating thumbnail. Nandyan ang text on photo, nandyan ang Pixelab, nandyan ang PixArt, nandyan din po ang Adobe Photoshop. So, yan po yung ginagamit ko para makapag-edit ng aking mga thumbnail. So, effective po yan sa akin. And then, napaka-essential niya at useful gamitin. Okay? So, next din pong ginawa ko
which is yung sobrang nakapagpadami din sa aking mga subscriber. Talagang dito po talaga nagdiretso. Parang sa loob ng isang araw, umabot ako ng 50 to 70 subscribers in just one day pa lang nun. Yung po yung tinatawag na natin na sub to sub. Okay? So, maganda rin po yung sub to sub para sa ating mga small YouTuber. Dahil pag nakikipag sub to sub tayo, mas madaming mag-subscribe sa atin. Ano, so meron lang din talagang disadvantages and advantages niyan. Halimbawa kasi may nakipag-sub to sub sa atin, maya-maya kasi minsan i-unsubscribe ka na. So mas medyo kung talagang ikaw ay hindi makipag-coordinate sa atin ng ayos, talagang may stress ka dahil imbis na tumaas yung subscriber mo, bababa pa. So sa atin din ang mga makikipag-sub to sub na small YouTuber, so please maging fair din po tayo para sama-sama tayong mag-grow. Ayan, so far wala pa naman nangyari sa akin ganyan. Talagang dire-diretso yung pagtaas ng aking subscriber. Kaya clap, clap, clap. Ayan. So, meron din po tayong tinatawag na yung watch to watch. Yun. So, very effective din po yan sa akin. Diyan din po nag-boom yung aking public watch hours. Yay! Ayan. So, talagang, yun. So, pag nakikipag-watch to watch po tayo, papanoorin mo yung videos niya, papanoorin ko yung videos mo. So, at least po, sana manood tayo ng ating mga videos ng 3 to 4 minutes para counted po yan ng ating YouTube. So, meron din po tayong techniques dyan sa panonood. So, parang, halimbawa, kung meron tayong papanoorin ng 7 minutes. Yon. So gawin po natin, ita times 2 lang po natin yung time para masyadong mapabilis. Pero pagdating po nun sa public watch hour, ganun pa rin yung oras sa pinanood natin. So mas maganda diyan, pinabilis mo lang pero same lang yung papasok sa ating public watch hours. Ayun. And then careful lang din po tayo dahil minsan kasi is hindi rin po nababalid siya pag hindi po ayos yung pakagawa ng ng watch to watch natin. Okay? So, isa pa rin pong ginawa ko nito lately lang, which is hindi ko rin naman masyadong ma-recommend sa inyo dahil medyo risky po yung paggawa nito. Yung po yung paggawa ng dummy account. Halimbawa kasi yan, ang paggawa ng dummy account is yung sa isang cellphone mo, pwede ka makagawa ng public dummy, 5 dummy accounts. Ayan. So, yung 5 dummy accounts mo ngayon, pwede mo yung subscribe sa is yung YouTube channel and then pwede mo rin panoorin yung mga videos mo dyan. So, pasok po yan sa public watch hour mo din sa yung mga subscribers. So, careful lang kasi minsan may time na nadidetect po yan ni YouTube. So, may chance na medyo maban po yung iyong channel. Okay? So, yun. So, yun po yung mga ginawa ko. So, I hope makatulong po sa inyo. And then, gawin nyo rin siya para dumami din yung mga subscribers. Okay? So, thank you for watching. Hanggang dyan na lang po. Ayan. So, please, subscribe po kayo sa akin. Thank you.